What is your secret and advice para magkaroon ng maraming followers on Instagram? Naiku po, sabi na ito na agad yung question. What is your favorite food? Ano nga bang hindi ko favorite? Parang halos lahat kinakain ko. Kailan ka mag-aasawa? Okay, so hanggang sa Instagram nakarating na tong tanong na to. Kahit saan-saan na lang, pakalat-kalating ganitong tanong. Kamusta po? Ako pa rin si Prince Alvarez, ang inyong hashtag tabachoy! And today, I know, lagi kong pinapakita yung mga travel vlogs ko, but today it's a bit different kasi I ask you guys sa may Instagram ko to ask me questions. Okay, ang galo na. Okay, ulit. I posted on Instagram an open door to Tabachoy. You can ask me questions or anything that you want to know, anything under the sun. So, practically kahit anong tanong, I will try to answer. Wag lang math, wag nyo nang pasakitin ang ulo ko, hindi ko kaya yon. But anyways, nakakuha na tayo ng mga questions and we will now start answering them. First question, taga saan ka po? I am from Alabang. I am 24 years old, well, turning 25 na rin this June. And, okay, hindi na pala kasama sa tanong yun. Taga saan lang pala yung tinanong niya. Matagal na ako nakatira dito. We transferred here. Alam ko nabili na namin tong bahay. Or, nabili ng parents ko tong mga... No. Take two. From what I know, nabili ng parents ko tong house namin around 1992, bago pa ako pinanganak. I was born 1995, so we were here for a very long time. More than 20 years na yung family ko dito. So, yep, matagal na. Isang batang taga-South. So, pag sinabi sa akin Caloocan or Quezon City or North Edsa, medyo nalalayuan na ako. Kagad-agad, parang inisip ko, traffic pa lang, gano'ng katagal yung biyahe. 10 years bago makarating sa North. Alam niya yan, mga taga-South, yan ang problema natin. All the time. Second question, when did you start vlogging and creating content? I started vlogging November 2018. So almost 2 years na rin akong nanggogoyo sa inyo. Almost 2 years na rin ako nakikipagkwentuhan sa inyo about my travel, about my trips, and anything na nakatulong sa akin during the trip, preparation, pera, or kahit na anuman, skincare, technology, na kailangan mo for that trip, ay naibigay ko na basta umaalis ako, I share it to the world. Hindi ko talaga inisip na mag-vlog about yung mga pinaggagawa ko sa buhay, but... I started kasi meron akong fina-follow nun sa Instagram and travel din yung pinapakita niya, yung pinupost niya most of the time. So, ang ginawa ko sa kanya is I usually message or comment. Nagtatanong din ako, uy, paano to? Magkano yung mga trips dyan? Magkano yung mga island hopping dyan? And anong kailangang i-prepare? And paano ba to? Paano yung mga ganyan? Yung mga usual questions about sa mga spots. And then, one time, nag-message siya ulit sa akin. Sabi niya, uy, bakit hindi mo kaya i-public din yung Instagram mo? Kasi you're also sharing your knowledge to the world and information and everything else about your trips. So sabi niya, sayang naman na makita rin ng ibang tao yung gawa mo. So sabi ko, sige, let's try this out. Gawin natin public. And then, the rest is history. Kasi dati ako ay naka-private account. Ano ang pinakamagandang lugar na napuntahan mo at bakit? Local na lang, local trip. Kasi konti lang naman yung napuntahan ko abroad. But local trip, siguro that's Palawan. Both Coron and El Nido, sobrang nakakasira ng ulo. I didn't expect na ganun pala siya kaganda. Parang pag sinabi nila, oh Palawan, Coron and El Nido, parang okay, it's famous, but parang iniisip ko, baka parang cliche na pumunta doon. But actually it's not. Si Coron and El Nido, they both have very, very awesome, as in super awesome na mga lagoons. But meron silang something different on their own. Si Coron, there's this sunken ship na parang nanonood ng Discovery Channel. When you see it, hindi siya, well,
Siyempre malalim siya, but since mataas, malaki yung barko, so pagka tinignan mo siya, parang dumungaw ka lang ng konti sa ilalim ng water, kita mo na agad yung buong ship. Kita mo na yung ship, or at least parts of the ship, kasi nga mahaba siya at malaki. And then meron din silang, what do you call this? Meron din silang, okay, mas maingay pa yung asa namin sa akin. And meron din silang coral garden na mahaba talaga, and para kang nasa loob ng aquarium when you see that. Medyo scary lang kasi may mga sea urchins, but then most of the time naman malalim yung area, but meron ding mababaw. So kapag ka nagfo-floating ka or nagtitingin ka sa ilalim, kailangan diretso yung buong katawan mo, as in yung paa mo, baka kasi pag sumayad, sea urchin na pala yung sayaran. So medyo dangerous lang yung part na yun, but then again, it's very worth it. El Nido naman, what's different about it is that meron siyang abandoned, if I remember correctly, kasi panahon pa ng mga Nokia days nung nagpunta ako doon, bata pa ako, kaya hindi ko na maipost sa Instagram, but it's either an abandoned hotel or an abandoned, what do you call this? Parang monastery, hindi ko sure. Basta merong abandoned structure sa gitna ng island of El Nido. And sobrang ganda ng view from the top. Meron ka rin aakyat na parang cliff, and it's really perfect for a photo. Yun. Sobrang aliho ko doon. So, again, pagdating sa Pilipinas, at least sa mga nakita ko, yung best destination is Coron and El Nido. Both in Palawan, hindi nga lang sila magkalapit, or pwede mo silang puntahan a few hours away, I guess. Pero kasi nung pinuntahan ko siya separate, Coron, I went there recently, and si El Nido naman, sobrang tagal ko nang napuntahan. But I know merong way para puntahan sila together in one trip. Yun nga lang, you will have to travel via sea. Alam ko, meron mga ilang hours lang. Next question. COLLABs. Sure. Kung makikita niyo sa mga videos ko, hindi pa ako nakipag-collaborate with any content creator, any vlogger as well. Siguro hindi lang natsatsempohan, since kasi it's travel, madalas sa akin travel, so I usually go with my family. Well, actually sila lang kasama ko talaga, family lang. I have met a few vloggers too sa mga events and mga content creators, and they are really fun to be with. Yun nga lang, siguro kasi hindi nagkakasabay yung mga travel trips, and hindi rin pareho siguro yung content namin. So, but anyways, open na open ako. Kung gusto nyo mga ipag-collab sa akin, edi message na lang ako. Why not? Tingnan natin kung ano pwede natin. What's your favorite food? Naku! Ano nga bang hindi ko kinakain? Halos lahat kinakain ko naman, but meron talaga ako mga weaknesses like carbonara, pizza, spaghetti, french fries, and donut. Oreo donut. Please, wag niyo akong bigyan ng Oreo donut kasi lalamunin ko lahat niyan. Kahit hindi mo pa sa akin ibigay, or huwag mo lang sa akin ipakita na meron kong Oreo donut. Pampatagdag yan sa taba ako. Kita niyo naman, left and right, lahat merong taba. Up and down, puro taba lang po ang meron ako. Kaya huwag ka na mag-expect ng kung ano-ano pa. So, yun. But those are some. Pagdating naman sa chicheria, piatos na cheese and tortillos na black. Those are two of my favorite chips. I know, hindi siya masyadong healthy, kaya iniiwasan ko rin sila. Paminsan-minsan ko lang kinakain. In a day. Where is your next travel destination? Wow! Naumay na kayo sa Camotes, no? Kasi it's been a long time since puro Camotes yung pinapakita ko on my feed, but I also have an upcoming trip to Boracay. Pinag-isipan ko pa if I will really go there. Nabili ko na yung ticket, but pwede naman siyang i-rebook, and pwede rin siyang i-gawing travel fund, but gusto ko na. It's been a really long time since I went to Boracay, and bago pa to ipa, ano bang tawag doon? Ano bang right term? Bago siya i-restore? Diba parang pinasara yung Boracay for a while, for a few months yata, or for a few weeks. So, hindi ko pa rin nakita siya how it looks like. So, gustong-gusto ko rin makita yung bagong Boracay. But, we'll see. Pag-iisipan ko yan. But then, una, syempre, kailangan safety first. Unahin muna yung sarili. Though, hindi naman naalis yung Boracay. But then, sayang yung ticket. So, abangan nyo na lang sa feed ko pag biglang may lumabas na Boracay. Eh, dinatuloy ako. Alam mo na yun.
When is the next giveaway? Next giveaway. Hindi po ako ganun karami. Hindi ganun karami yung cash ko sa buhay, but last time I did a giveaway was December kasi parang pa-Christmas ko na rin sa inyo. So that was last year. Tingnan ulit natin baka kaya ko ng birthday giveaway on June. But then if not, baka December again. Pang Christmas ulit. But tingnan natin, I'm not promising. I really love you guys. Kaya pinaghirapan ko yung giveaway ko last time. And I'm really thankful that a lot of you joined and a lot of you participated. And naaliw talaga ako sa support na binigay nyo sa akin. So, thank you so much. Kaya I will really try my best na mag-giveaway again. Kelan ka mag-asawa? Okay, itong question na to, hindi lang online lumilita, kundi pati na rin sa real life, lagi na lang din tinatanong. But I'm still young, I'm just 24 and turning 25 this year, so meron pa namang panahon for that. But siguro in my 20s, gusto mo nang i-enjoy yung pagiging single, travel and ipon, kain, yung ganun, going out, nood ng sine and stuff like that. Plus, single ako for a very long time, kaya sabi nila, mas mahirap daw, ito ba yun? Parang mas mahirap daw mahalin ang mga matagal ng single. Di naman, but, sige, siguro there's a truth to that, kasi nasanay na ako for a very long time on my own, parang alam ko na yung diskarte ko, gusto kong gawin, ayoko rin yung parang nasasakal or natatali, or hindi ko alam, siguro praning lang talaga ako. Kaya for a very long time, mas pinili ko maging single, but happy. Yun, siguro meron din kasing mga misconception na you are sad and lonely kapag you're single. Pero it's not. Kasi if you would learn how to explore life and explore things on your own, hindi naman, it doesn't mean na ikaw lang lagi, pero yung may kasama kang family and friends, then, kompleto ka din. Besides, minsan sabi nga nila, mas maraming sakit ng ulo if meron kang jowa. So, for now, dun muna. Ipon muna, career, ipon muna ng pera, travel, and then kain. Then, nood ng sine. Yun. Dun muna tayo. What is your secret and advice para magkaroon ng maraming followers on Instagram? Naikupo! Ito na yun! Okay. Kailangan mo ng maraming mahabang patience at maraming time sa totoo lang. It's really not that easy. Siguro kasi pag inisip mo na parang ang dali lang magkaroon ng followers on Instagram, hindi din. Madalas syempre Instagram is visual. And yung mga vlogs, it's also visual. Madalas yung inanap nila, kailangan yung pogi, kailangan yung cute, kailangan yung may abs. Especially pagka-travel yung pinapakita mo. Sa akin, wala. Taba lang po ang binigay sa akin. Taba left, taba sa right, taba sa up, taba sa down. Lahat, buong katawan, puro taba. So, one disadvantage nung nag-start ako is that ine-expect nila na... yun. Okay. Tumulis na yung motor. Ina-expect nila na kailangan kapag ka travel vlogger or travel content creator, laging merong abs. So that's one disadvantage. But then, tinuloy ko pa din, I guess, yun na, diretso na sa first tip ko. In relation to that, you have to be true to yourself. Yun. Maging totoo ka sa sarili mo na what you post is really who you are and what you post is really something na you want to post and you want to share to the world. Kailangan kasi meron kang natutunan doon sa pinupost mo or meron kang tip na maibibigay mo sa mga kausap mo online or else ba't sila magiging interested? Kasi nung nag-start ako, parang merong mga content na pinupost ko lang para ikaganda ng account or para parang feeling ko lang gusto nila, but then at the end of the day, malalaman nila yun if it's not really you and nagpapanggap ka lang to be someone else. So, better yet, pakita mo yung totoong ikaw.
Second is always try to be yourself. Again, in relation to that, don't copy other people's work. Kasi malalaman din naman nila na you just copied it. Pag nakita nila na parang ito yung style na pinopost mo and ito yung style na pinopost na pinagkopyahan mo, then bakit ikaw? Bakit ikaw yung follow nila? Hindi yung nakita nila. So, create unique contents na ikaw talaga yung nandodon and gusto mo talaga, gawa ka rin ng signature mo na parang ikaw lang. Yung pag pinost nila, alam nila, uy, galing to kay Prince. Parang si Prince ang nagpost nito. Yung parang kahit hindi na nila basahin yung name mo, pag nakita nila yung photo, pag nabasa nila yung caption, yung description, they would know na it's from you. So, I guess doon ako nag-start kasi kung makikita nyo sa account ko, most of the posts na nilagay ko doon are in the same color. Kasi aliw na aliw ko sa green though, favorite color ko is yellow. But then, sa Instagram, mas nagustuhan ko yung parang shade of green. So, kapag ka makikita mo yung photos ko doon, medyo magkakahawig sila. Parang alam mo na, uy, parang si Prince to. Sa kanya tong post na to. And yung mga captions ko, mga mostly tungkol sa mga tips about the trips or anything na I can share. Minsan kapraningan lang na yung mga nando doon. So, pang ilang tip na ba yun? Hindi ko na nabilang ko pang ilang tip na. Okay. Siguro next tip ko on how to gain followers is to really be patient. Kasi yung account ko, it didn't grow in just one day. In fact, hindi lang siya isang buwan. Halos inabot ako ng isang taon bago ko nagkaroon ng good amount of audience na naaaliw and sana will continuously na maging maaliw sa mga pinapopost ko. Sana hindi kayo nauumay sa mga pinagagawa ko. But yun, kailangan mo ng maraming time and maraming patient and you have to be maraming patience. Lag na yung utak ko. Lag na. Kailangan mong maging consistent with what you post. Parang hindi pwedeng, trip ko mag-post this week. Then next week, sige, di muna ako magpo-post. So, parang pag meron kang regular schedule that you follow. Ako, I only post 2 or 3 times a week sa feed. But IG story, I try to make it na kahit 4 times a week man lang. Makapag IG story ako. Minsan wala na akong ma-post doon. Pero sige, I am really trying hard na to find suitable content for posting doon sa may IG story. Ang dami ko nang mali-mali sa vlog na to, so I'm really sorry. Pagpasensyahan niya na. Siguro yung pinaka-important advice ko about getting followers on Instagram is you have to give back. Hindi pwedeng puro ikaw lang. You have to learn how to interact with the people who are also trying to reach out to you. Kailangan mong matutong makipag-usap sa kanila. Kailangan kang sumagot ng mga tanong as best as you can. Kung alam mo, kailangan mo siyang sagutin. And kailangan mo silang i-entertain. Meron kasing mga content creators na may kita mo sa comments nila na they don't really answer people. Sa akin lang, natuto ako na kapag kami nag-comment and merong nag-message sa akin, may nag-DM sa akin, I really try my best to answer everyone. Hindi naman 100% of the time and hindi rin na pagka-comment nila or pagka-send nila ng message ngayon agad makakasagot na ako. Hindi din. pero I really try na sagutin sila. Silang lahat, kayong lahat, and kaagad-agad. Basta kung kaya, basta kung free naman ako, sasagot ako. And last, siguro, I know this would sound a bit cliche, but you have to trust yourself. Kailangan pag nilabas mo yung sarili mo out there and binuhos mo lahat ng pagod mo doon sa mga pinopost mo, whether sa photo, or sa pagpili ng magandang shot, or sa paglagay ng witty caption, or ng helpful notes tungkol sa mga trips, or whatever na you wanna post. Kailangan mong maniwala and really pray and believe na since maganda yung nilabas mo, you'll also get good
reactions or good responses out of it. But kung hindi man, then ako minsan, nung una, when I was starting, parang pag nakakuha ko ng negative comment or negative message na parang, oh, ba't ikaw nagpo-post yan? Parang taba-taba mo, hindi ka naman bagay dyan. Or biglang may nag-unfollow sa akin, or biglang, oh, dati to nagla-like, tapos ngayon hindi na siya nagla-like, or may pangit na comment. Dati talagang sumasama yung loob ko, parang nalulungkot ako na, ano bang maling ginawa ko? Parang ayaw na ba nila ng mga pinagbo-post ko? Ba't ganun? Hindi. Pero ngayon, I guess, balik tayo dun sa una kong tip na talagang if I really want to post it and dinus ko talaga lahat ng kaya ko about that post, then I feel good about it. Alam mo yun, minsan kasi parang at the end of the day, you have to accept your flaws and you have to accept na you cannot really please everybody. And kailangan mong tanggapin, you just have to be nice about it. Hindi pa ako lumaban siguro sa mga negative comments na na-receive ko or negative messages. Hindi pa ako sumagot. Or kung sumagot ang sinabi ko na lang siguro, thank you, thank you. At least nag-effort sila sabihin sa'yo, take it as a positive criticism, constructive criticism. And see kung ano yung point nila and tignan mo, baka you can also improve dahil dun sa comment na yun or dahil dun sa response na yun. Baka gusto ka rin nilang tulungan in a way. I know in my very first vlog, yung mga nauna kong vlogs nun, parang sabi nila, ang boring, tapos sabi nila, parang hindi nila trip, ang pangit, di maganda. So, sabi ko nga, no, inamin ko rin yun kasi parang yung mga una kong vlogs, I was just practicing, alam mo, makipag-usap ka sa camera, medyo kakaibang talent, hindi, kakaibang skill din siya. Hindi siya kagad-agad mong matututunan kasi awkward. It's like doing a monologue, talking to yourself. Kaya siguro mas naaliw ko sa IG live or going live kasi at least may kausap ako. Pero pag dito, talking to a camera, talking to you practically just my phone. And yun, medyo kailangan pa ng practice. Siguro ngayon medyo nakapag-practice na kasi dire-diretso na lang, bahala na si Batman kung ano. Okay. Last advice in creating your Instagram account is always stay positive. Kasi yung mundo punong-puno na ng negativity kahit in real life or online. So, if gusto mo talaga na ma-attract yung mga tao na Instagram to follow you or to follow your content, is you have to stay positive. Alam mo yun, para kang, yes, as a person, you are flawed and may mga days na talagang off ka and hindi maganda yung pakiramdam mo. But then, online, you have to be positive. Kailangan you always have to be light, to be happy, to be warm. And most days, ganun talaga ako. But, syempre, tao lang din, meron tayong mga time na negative yung feeling natin or we are a bit down. So pagka ganun, umiiwas ako sa Instagram, umiiwas ako sa mga social media accounts ko para mapacify muna ako. And kapag pacify na ako, then I go back to my real self, to my happy self, then yun. At least, bigyan mo yung sarili mo ng time to rest up a bit and to feel okay bago ka bumalik online. Huwag mong ipakita or ano ba, huwag mong baksangan ng problema mo yung mundo. Kasi yung mundo, meron ding mga problems on their own. And if you really want to help people online and share your life to them, syempre mas maganda na positive yung nakikita nila. Sa akin lang naman yun. But then again, you can follow your own path. Ito lang naman is kasi tinanong niyo ako kung ano yung mga naging secrets ko on growing my Instagram account. And nag-grow naman siya kahit papano. It took me a while, but then nag-grow siya. So, yun. Those are all of the things that I know about Instagram. So, let's go to the last question. Hey, be safe. Oh, actually, dito ako na-touch nung nabasa ko to kasi parang I was asking questions and a lot of people were also asking questions. So, I know na sa ngayon dito sa Pilipinas, sa buong mundo, we are being challenged with our health and we have to stay safe.
amidst NCOV or COVID-19. So I hope you guys are really safe. Kahit ako, umiiwas nga ako sa travel spots ngayon or sa pag-alis-alis. Sabi ko nga kanina, I have a trip to Boracay soon, but pinag-isipan ko sana mag-clear na muna yung mga bagay-bagay before I go there. So yun, safety first. I really hope na you guys are safe, and bawas-bawas muna tayo sa gala for the meantime. Lalo na yung mga nasa mga red zone ba yung tawag dun? Okay. Parang naubusan na ako ng boses. Hindi na yata ako sanay mag-vlog unlike before. Or dati kasi nasanay na ako sa live na dire-diretso. Kaya parang hindi na ako na umaos ngayon. Medyo na maos na ako. But okay lang. All for you guys. Dahil sa mga questions nyo, sana ay naliwanagan kayo kahit papano sa mga pinagsasabi ko today, or sana naaliw kayo. Again, I am Prince Alvarez, ang inyong hashtag Tabachoy, and next video I will post sana this week or next week, but if not, I'll see you here on YouTube or dito sa may Instagram account ko. Thank you again for watching.